Ayan po guys, so ang dami kong mangga. Nabili ko lang siya ng... Itong one box na ito ay $7 sa Seafood City. So, ang dami kong mangga ngayon. At iniisip ko kung ano magandang gawin sa mangga na to. Kasi hindi ko siya kayang ubusin lahat, guys. Well, kaya ko siguro mga in 3 to 4 days, kaya ko itong ubusin. Yung kakainin ko lang siya ng ganyan. Pero naisip ko, magsasawa ako. So, gagawa ako ng mga mango recipe. Ayan guys, sasamahan niyo ako ngayon, okay? Unang recipe, which is the mango jelly, ito yung ating mga gagamiting ingredients. Of course, mango. Hiwain natin yung mango ng ganito, yung maliliit, parang cube siya, pero maliliit pa siya, dice. And then, etong mango naman na ito ay ibiblend natin ito para i-mix sa jelly, sa agar-agar natin, powder. Ito yung powder na yun. Tapos, kailangan din natin ng almond milk. Lalagyan natin siya ng konting vanilla extract. And then, brown sugar. So, okay, let's start cooking our mango jelly. Tutunawin natin tong agar-agar powder sa tubig. Ang gagamitin natin ay 600 ml ng tubig and 300 ml of almond milk. Ang ilalagay natin na agar-agar ay 3 teaspoon lang. Tapos dagdagan natin siya ng 1 half cup of sugar and 1 tablespoon of vanilla extract, 1 teaspoon pala. Tapos 3/4 cup of mango puree. Tunawin natin ng maigi yon yung agar-agar at saka yung sugar bago natin to isasalang sa stove. So, make sure po na tunaw talaga yung agar-agar. Otherwise, magka-clump lang siya, hindi siya maganda. So, yan, halu-haluin natin habang nakasalang siya para hindi siya magbuo-buo. Tapos, pagluto na to, ilalagay na natin siya sa ating molder or sa ating mga containers. Ito po yung ating gelatin toppings. Maglagay tayo ng mango dito. Ito yung hiniwa-hiwa natin, no, na maliliit. Yan, tapos ilagay natin tong ating mango puree. Yan. So, ito yung ating magiging toppings ninyo, guys. So, nag-puree ako ng mango para maging rich and creamy yung kanyang toppings. So, yan ang itsura ng ating toppings, guys. So, ito na po yung ating pinatigas na jelly. Lalagyan na natin siya ngayon ng toppings. So, ito yung ating toppings. Nga pala guys, I would like to tell you something about the agar-agar. So ito po yung ginagamit ng mga vegans as a substitute for gelatin. Kasi yung gelatin po ay galing yan sa animal products, particularly dun sa bones. Itong agar-agar powder is made of seaweed. So this is suitable for vegetarians and vegans. At magkaiba po sila ng texture kasi yung agar-agar ay mas firm compared sa... ano, sa gelatin. So, yun po, guys. Sinare ko lang sa inyo. So, yan na siya, guys. Lalagay ngayon natin to sa refrigerator for a few hours bago natin serve. Guys, gagawa naman ngayon tayo ng ating mango drink.
Itong nasa loob ng blender, nilagyan ko na siya ng mango. Tapos meron siyang water. At syempre ang ating oatmeal. So ibiblend lang natin to, guys. At mamaya isasali natin siya sa ating mga cookies. Tapos na nating i-blend yung ating mango mixture with milk. Ito naman yung ating slices of mango. Ilalagay natin to sa loob ng bottle. Yung mga slices of mango na yan. So sandali lang, lagay ko lang, guys, ha. Ilagay ko na yung mango sa loob ng bote. Ang susunod, ilagay naman natin to ngayon. Yung ating blender. So ayan na, guys, ready na ang ating milky mango drink. Ayan. Sana po nagustuhan nyo tong recipe ko for today. So don't forget to like, share, and subscribe na rin po. At huwag nyong kalimutan, i-hit ang notification button para updated kayo sa mga videos ko. Bye!